So, ayan, good day. Welcome back to our channel. And if you're new, please do like and subscribe. Hit the notification bell para updated tayo every time na may bago tayong upload. So, today pag-usapan natin si Winvest PH. So, panibagong investment platform na naman. No? Actually, hindi na siya bago. Medyo tumagal na rin ito ng ilang weeks. So, ngayon ko lang siya nakita. And yung ano nito, yung Facebook page nito is meron din silang Facebook page ito. And kalimitan, ayan, ito yung may-ari daw si ano, Darwin Sarte. So ayan. So ayan, no, founder Darwin Sarte. So ayan, first time discover the secret of trading. So parang ano, parang tinitrade ni Sir Darwin yung ano natin. Yung parang iniipon mong fund or nalilikom na fund dito sa ito, sa investment platform na to, eh ginagamit nila sa pag-trade sa futures. Medyo 50-50 yung ano ko dito sa tawag nito, yung yan, no, nagtitrade nga sila, oh. Yan, no, pinapakita nila yung profit nila, position tapos yung profit. Ayan, 162%, malaki na yan, kahit 20% malaki na yan kung malaki yung budget ng margin. Pero pag ganito kasi, yan, nagla-live din to, nagla-live din si ano, si Sir Darwin dito, no. Yung founder or yung may-ari ng Winvest, itong papasukin natin ngayon. So nagla-live din siya. Laging nagla-live daw 'yon. So follow niyo na lang yung Facebook page nila, no, para updated din kayo sa mga happenings. Kasi my own opinion lang sa ganyan. Parang ano 'yan, eh, full funding. So, ibig sabihin ng pool funding is, parang yun nga yung sinabi ko kanina, na naghahanap yung trader ng investor. So, si trader, kumbaga, sabihin natin, example lang ha, sabihin natin yung trader is walang ano, wala siyang nilalabas na pera. So, yung ginagamit niyang pera is from the investor. So, pag nag, ano yan, pag pumaldo yung trade niya, so may cut siya. Sabi natin 50-50 yung cut, or 60 sa kanya, 40 sa investor, or 60 sa investor, 40 sa kanya. Pero kalamitan dyan, ano eh, 60-40 or 50-50 talaga yan eh. Kasi hindi rin, I myself, nagtitrade din tayo. So, alam natin yung hirap pag nagtitrade. So, medyo, dapat well compensated yung trader pag ganyan. Kasi, stress niyan, yung emotional, ano, tsaka, monitor mo pa yan. So medyo ano rin. Pero mas maganda, pinaka best na cut is 50-50 talaga. So yun yung ano, parang yun yung source of income nila to repay the investor. So yung downside lang kasi nyan, may downside kasi yan eh. Ang downside nyan, kung hindi na kaya ng ano, trader na i-sustain yung ano, yung amount na quota, kasi may quota yung mga yan eh, yung ganyan, may quota yan. Sabihin natin yung pool funding is nakalikom na ng 1 million, dapat yung trade niya is dapat nag-i-exceed sa 1 million yung gain, kasi may babayaran siyang 1 million plus yung promise niya yung tubo. So, dapat susobra siya sa 1 million. So, yun yung catch dyan eh. May ano yan eh. Parang may, parang consequence. Na pag hindi mo na-meet, dun, dyan na mag-uumpisa yung ano, yung something na medyo troublesome. Na, though kaya pa namang i-manage yan, medyo, ano lang yan, parang mood swing lang yan na kailangan lang ano, kailangan lang ipahupa
tapos babalik din naman yan sa normal niyang flow kung makaka-recover. Yung question is, kung makaka-recover yung wallet or yung fund ng tinitrade, yun yung medyo alanganin dyan. Pero kung talagang ano, solid na trader talaga si, hindi ko naman alam yung status ni ano, yung the way how they trade. Pero kung 100%, hindi, walang ano eh, there's no such thing as 100% na trade eh, na technical analysis. Malabo yan. Ano siguro, 670% or 60% or 80% na mga win rate. Pwede yan. Ang advantage lang kasi ng ano, malaki yung wallet size ng asset mo. Kaya mong ano, kaya mong hindi i-close yung position. Antayin mo lang kasi anyway, yung market talagang pag pump yan, talagang babalik yan kung saan siya babalik. So may babalikan yan talaga. Kumbaga, Newton's third law, and every action comes to opposite reaction. So pag nag-bounce, may bounce back. Okay? So ito yung panibagong investment platform na pagmamay-ari ni Sir Darwin. So I think isa tong ano, parang pool funding. So yung method ng payment, medyo for me ano, parang legit paying siya, pero may ano, meron pa rin yung ano eh, may risk na 50-50 pa rin talaga na ano, na baka mahirapan silang mag-return ng mahirapan silang magbayad or i-return yung investment kasama yung tubo ng mga promised na interest ng investor or promised na interest sa investor. Yun yung tamang term doon. Anyways, idigdip na natin itong ano nila, itong website. So first, before tayo mag-register, punta natin yung domain nila. So ito yung domain nila, no, sinearch ko na kanina. So ito yung website, registrar. So ang gamit nila is Namecheap Incorporated. Namecheap Incorporated, IANAID number 1068, with a URL http www.namecheap.com. So ayan, and yung day old ng website is nasa 30 days. So tama nga yung ano natin kanina na lampas na siya ng mga nakailang weeks na rin. So to be exact, 30 days na yung website. So medyo nasa critical na yung ano niya, yung duration niya, no. So pero kung ano, total na papakita naman ng mukha si ano, Sir Darwin diyan. So plus points 'yan sa atin, no, kasi yeah, pwede niyo siyang habulin eh, kung gusto niyo eh. Kung pag nagloko yung website. So pwedeng habulin 'yan si Sir Darwin. Pero since pinasok niyo 'yan at alam niyo naman yung risk, so unfair kung talagang nagtitrade si Sir Darwin tapos talagang na-fail yung, pero kung may ano, may agreement dyan sa loob nitong ano, platform nila, sa website nila, kung may agreement na sakaling kung medyo na tagilid yung trade tapos talagang di naka-recover, eh willing ka bang ganito ganyan na di mo mabawi yung puhunan mo. So kung may ganyan, medyo safe si Sir Darwin. Pero pag walang mga ganyang agreement na finil upan mo, wala, medyo ano, alanganin si Sir Darwin. Do kung mahirap mag-trade pag ganyan, kasi pag may kuta niyan, mahirap mag ano yan. Pero try natin silipin itong website. So, mahaba na yung introduction natin, oh, umabot ng 9 minutes. So tara, silipin natin yung website nila. Login muna tayo or fill up muna natin itong form. So ayan, no, ito yung interface nila.
at ito yung link natin, no? So kung gusto niyo mag-register, mag-register kayo. Click niyo lang itong link sa description box. So ito yung makikita niyo, total available balance, total income, total direct referral bonus, and total unilevel bonus, total maturity income bonus. So ano ba meron dito? Username, information, change password. So wala. Rektang ito lang yung makikita nyo pag nag-login na kayo, no? So dito sa baba, okay, dito yung investment. So deposit request, withdrawal request, and ito yung referral code, no? Ito yung referral code. Anong direct referral? Anyways, so, mamaya na natin pag-usapan yan. Ano pa ba meron dito? Transaction history. So, deposit request. So, click natin itong buy plan. Ano ba meron? Starter, 7 days, 20% maturity income, amount deposit. Sabihin natin, ano ba? Kano ba? 500. Pesos ba to? Hindi naman nakalagay yung okay, so sa 500 mo, may 100 ka. 7 day period. 7 day, sabihin natin 100 mo, divide natin sa 7. 14 pesos per day. So 14 pesos, so 600, divide 7. So mga nasa 85, minus mga nasa, minus 14. So 71 per day yung bawi mo sa puhunan, plus 40 na tubo. So nasa 85.71 per day ka dito, no? Pag 500 yung tinalpak mo. Kung 300 naman, budget mo lang pala talaga to, eh. So 60. So 360. Pinaka mababa, kaya try natin kung pwede. Pwede ba 1? Yan guys, pwede 100, 7 days. Yun nga lang, 7 days. 20% yung 70. Try natin yung pro, kung magkano yung percentage. Ayun, no? Pag pro naman, 50% yung income mo. So, sa 100 mo, may 50 pesos ka nyan. Diba? Pag 14 days. Medyo, promising to 14 days, no? Sabihin natin 300. So, 300 mo, 150, 14 days. 450 divide mo sa 14, 32 pesos per day. Di ko rin alam mo pwede kang twice na invest dito sa 7 day. Pero kung pwede, I think mas safe yung 7 days. Do maliit nga lang yung income mo. Kasi 7 day lang, 7 day period lang. Pero kampante ka naman kasi nagla-live naman si Sir Darwin doon sa Facebook nila, no. Hindi pa tayo nakapag-join doon, pero nasilip lang din natin yung info regarding doon sa Facebook page nila, no. Kaya make sure din na talagang mag-join kayo sa mga official channel nila, kasi para updated kayo pag may mga changes na nangyayari sa website nila, no, or sa ginagawa nilang pagpapatakbo sa project. So simple lang yung dito, yung explanation ng investment dito. Maglagay ka lang ng amount, tapos kung pro, 50% or times 2. Oo nga, no. Yung 300 mo, dapat 600 to. 50% eh. Times. Kano ba 50% ng tama pala. Sorry. Naantok na tayo, eh. Sorry. Tama pala, 150 pala. Hindi ko lang na-compute.
So, ayun. Bobong putik na bo naging bobo ko doon na. Naantok na eh. Last gist na rin kasi. So, ayan. At 150 yung tubo sa 300. So, to make it short, yung investment nila dito, yun nga, maglagay ka lang ng pera, tutubo ka based on percentage. Yung percentage naman is magbe-based naman dyan. Magbe-based yan dito sa starter pack. Ito kung starter pack yung pipiliin mo, 20% lang yung tubo mo dyan. Maliit lang. So, kung gagawin mong 14 days, magiging 50% yung tubo mo. So, mas malaki kung dito ka sa 14 days. Kasi kung sabihin natin, ayan, sa 100 mo, sa 7 araw, 20 pesos tubo mo. So, dalawang beses ka mag i-invest niyan sa 7 days. So, mayroon kang 40 pesos na tubo lang, no? Now, if we convert it into pro or itong 14 days, at maglalagay tayo ng isang daan, dapat magiging 140 ito. Pero pag lumampas na 140 ito, ibig sabihin yan, talagang mas malaki yung income sa pro. Ayan, di ba? Mas malaki yung income, umabot siya ng 150. Dapat 140 lang dapat yan. So, that's because lampas siya ng isang 10% din dito sa maturity income percentage. Kasi kung 7 starter ka lang, 20% lang eh, times 2 mo yan. Kumbaga naging 40% lang yung ano mo, tubo mo. Whereas kung sa 14 days ka na pro, 50% yung tubo mo sa investment mo. So may 500 kang pinasok dyan, 750, so may 250 kang tubo in a span duration of 14 days. So, 250 divide mo sa 14, 17 pesos per day yung tubo mo, no? Net income na yan, malinis na income na yan, or kumbaga, wala nang ano yan, wala nang bawas. Now, the question is, yung withdrawal, magkano yung percent ng service fee nila? So, dito, choose payment method. Aba, may ano sila, no? Bank BPI Union. Maganda. Plus points to. Plus points para sa akin to. Plus points to, guys. May BDO, may BPI, may Union Bank, may GCash. So, maraming options sa withdrawal. So, there's no reason to delay the withdrawal. May BDO eh. May Union Bank, may BPI, may GCash. Kung mag-down man yung GCash, may option tayong Union Bank. Tapos nilagyan na rin nila ng ano, ng USDT TRC20 dito. No? Total, crypto lang din yung ano nila eh. Nagtitrade lang din sila eh, di ba? Tapos nilagyan na lang din nila yung USDT TRC. Amount, yun. Account name, account number, then 3% lang guys. So, yan. Kita niyo yung pula. Maliit lang kasi yung pula. Yung medyo baka hindi niyo makita, no? Pero basahin ko na lang. Yan. Sa ibabaw ng cancel, may red na nakasulat. Note na 3% withdrawal fee will be deducted to your withdrawal account. 3% lang guys. So, kung nagtalpak ka ng 500 dyan, tubo ka ng 250. So, may 750 ka. Tapos, pag nag-withdraw ka, 3% lang yung kaltas sa'yo. Sa 750 mo, mailalabas mo minus 22.5 ka lang. 727, malaki guys. Malaki bigayan. Promising nga. Mapa-amaze ako dito. Pero, yun nga, medyo risky pa rin kasi based sa record ng ano nila, 30-day period na yung or duration old na yung website nila, no? So nasa stage na yung ano nila na parang ano nasa level na ano, level of investment na
talagang medyo tagilid na, na pa ano na pa na hindi ko na i-sugarcoat, sibat na yan, nasa ano na sila na stage, ganyang stage na, napasibat na, sisibat na, konting push na lang, sisibat na yung mga yan. So nasa stage na sila ng ganyan. San ba yun? 30 day period na eh, kalimitan sa mga investment, 2 months lang eh, sisibat na eh. So may ano, kung mag-extend pa to, tuloy-tuloy to, eh di wow, mas ano, mas kikita pa, may chance pang kumita kung papasok kayo ngayon. Yun nga, 100% risk, pwedeng mawala yung pinasok nyo dito pag ngayon tayo papasok. So ako natitempt ako mo ano, pumasok dito ngayon kasi yun nga, malaki bigayan sa pro eh, 14 days. So kahit isang ano lang, isang try lang. Tapos yung bawi mo, pwede rin dito sa ano eh. Kaso medyo takot sa 7. I mean, lugi ka sa 7. Kung sabihin mo, maglagay ka na 500, kano tubo mo? 100 lang eh. Tapos sige, labas mo yung 500, iwan mo 100. Yung 100, yun yung i-invest mo, tapos yung 500 na pinasok mo, secured mo na. Diba? 150, 50 lang yung tubo mo. Whereas kung rektang dito ka na, so dito tayo guys, kung ganyan, rektang dito, so 250 agad. Pagyan pa natin ng isang ganyan, ano na? Yan, 75 agad, oh. Diba? To think na yung trade guys, hindi ganito yung ano, hindi ganito yung bigayan. Pag ikaw nag-trade, late lang yan, lalo na pag malayo yung budget mo. Isang pitik lang ng ano, sabi natin 20% lang yung leverage mo. Isang pitik lang ng candle, 5K agad, 10K agad. Ganyan yung trade pag malaki yung margin, malaki yung well managed yung trade. Malaking bigayan pag ganyan. So, yan, nag-ano din tayo kasi nag-future trade din tayo. Pero hindi ganyan, hindi ganito kalaki yung ano, yung mga talpak natin. Mga tipong ano lang, piso-piso lang. So, yan, kung 500 yung pasukin natin, pwede tayo dito, no? 14-day period. pwede, yung kita nyo dito sa ano, kita nyo dun sa beta, sabihin natin cash back. Pwede nyo ipasok dito. Ano, ihatiin nyo. Huwag nyo italpak sa isang website lang. Hatiin nyo. So, sabihin natin may ano ka. 3K. Gawin mo. Divide mo sa tatlo yan or anim. So, may tigpa 500 ka each investment. So, sabihin natin sa WinAXA, lagay mo yung ano, 500. Sa B grouping, 500. Sa ano pa mga paying ngayon. So, marami pang paying. Si Hero Mining, yan, 500. Si Robo Wallet, 500. Si Coen, 500. So, gayatin mo, tantarin mo yung ano, yung asset mo para sakaling may ano, sabihin natin may na down man na 2, so may down kang 1,000, eh yung 2,000 mo may chance pang tumubo at mabalik yung 3,000 mo, di ba? So babalik siya sa kung ano yung original wallet size mo. So ganyan yung ano, ganyan yung style sa ganitong investment. Wag kang mag-all in sa isang platform lang kasi pag yung platform niyan nagloko, patay tayo diyan. GG sir. So yeah, wala tayong magagawa pag ganyan ano. So yeah, hanggang dito na lang siguro muna for today. Update na lang tayo dito kay Win Invest kung ano man, and make sure na ano, talagang ano, mag-follow kayo dito sa mga official page nila kasi kung papasok kayo dito, dapat updated din kayo sa news nila sa loob kasi kung mayroong changes,
At mayroong mga sudden news na unexpected, at least alam nyo yung mga pangyayari at hindi kayo behind sa balita. Okay, so yan lang muna for the meantime. At hanggang dito na lang muna. Upload ulit tayo kapag may nakita tayo mga magandang investment at magandang i-review. Mostly, nire-review ko muna bago ko pinapasok yung mga investment. Kasi, play safe tayo para, nadala na tayo. Nadali na tayo. Ayan, sige. Ingat-ingat na lang sa mga ganitong investment platform. Not financial advice though. At huwag niyo sabihin hindi ko kayo winarningan. Lahat ng mga pinagsasabi ko pwedeng makadisgrasya sa inyo, no? So, pera mo, decision mo. So, yan. Sige, peace and out.